po ang lahat. Viva! Tayo ngayon ay mag-ibon at samahin ang buong magdiwang tayo sa indikasyon ulihirang Panginoon. Diba mo, Jesus Nazareno, aming nagpapuri alay namin sa'yo. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon,
hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa, at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Ang buon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Yung mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa buon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y
may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin, marahil ay may kanya-kanyang pangarap. Kapag merong nagtaong nagtanong sa atin, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Marahil ang sasabihin natin ang mga pangarap natin, gusto natin maging matagumpay sa buhay. Gusto natin yumaman. Gusto nating sumikat. Gusto nating maging makapangyarihan. Sa madaling salita, ang pangarap marahil ang karamihan sa atin ay maging maayos ang buhay. Tama po ba? Wala naman sigurong nangangarap na balang araw sila ay maghihirap. Wala naman sigurong mangangarap na balang araw sila ay magkakaroon ng hinagpis sa buhay. Dahil ang bawat pangarap marahil natin ay magkaroon ng maayos na buhay sa hinaharap. Pero may kanya-kanya tayong pangarap. Pero magandang tanungin din sa buhay natin, yung pangarap din ba natin ay pangarap din ng Diyos para sa atin? Nung ako po ay hindi papari, madalas akong tinatanong, ano ba ang gusto mo paglaki mo? Ano ba ang pangarap mo sa buhay? Ang lagi kong sinasagot, gusto kong maging pari. Pero kasunod ng aking pagsagot, lagi ko rin sinasabi, gusto kong maging pari, pero ito rin ho kaya ang gusto ng Diyos para sa akin. Mga kapatid, bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ng ating pagninilay sa gabing ito? Dahil po sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin sa sulat ni San Pablo kung ano ang pinapangarap ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ano ang pangarap ng Diyos para sa lahat? Na ang bawat isa sa atin maging banal. Hindi lang pala ang pangarap ng Diyos yumaman ka. Hindi lang pala ang pangarap ng Diyos para sa iyo maging matagumpay ka. Pero ang pangarap pala ng Diyos para sa ating lahat ay maging banal. Pero ano po ba ang kabanalan? Madalas kasi kapag sinasabi natin ang tao ay isang banal, kapag nakikita ho natin ang taong laging nasa loob ng simbahan, nagdarasal. Tama po ba? Banal yan kasi tuwing Biyernes nasa Quiapo yan. Banal yan kasi araw-araw nagro-rosaryo yan. Pero ipinapahiwatig sa ating unang pagbasa na ang kabanalan ay pagkakaroon ng buhay na puno ng kalinisan.
Ibig sabihin, ang isang taong tunay na banal, ang kanyang buhay ay malinis. Ang kanyang buhay ay dapat kaaya-aya sa Diyos. Kaaya-aya sa mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi masasabi ang tao ang banal kung lagi nga siya nasa loob ng simbahan, pero pag uwi naman sa bahay, hindi naman maganda ang pag-uugali. Alam niyo mga kapatid, halos 8 taon na po akong pari. At sa pagiging pari ko po sa halos 8 taon, ito po yung laging napagtatanto ko at napagninilayan ko. Na hindi ho lahat ng nasa simbahan nagsisimba ay banal. Malungkot na realidad, pero tunay na nangyayari. Dahil ang tunay na kabanalan ay buhay na malinis, kaaya-aya para sa Diyos. At nawa mga kapatid, kung yan ang pangarap ng Diyos para sa atin, sana kagaya ng pag-abot natin sa ating mga sariling pangarap, yan din ang ating abutin. Abutin ang pangarap ng Diyos na ang bawat isa sa atin maging tunay, totoong banal. Kaya nga sa ating ebanghelyo para sa araw na ito, si Jesus nagbahagi ng talinghaga patungkol sa 10 dalaga. At itong 10 dalaga, 5 matatalino at 5 hangal. At sino po yung 5 hangal? Yung hindi nagbaon ng sobrang langis sa kanilang ilawan. Kaya nung dumating ikakasal, hindi sila handa. Wala silang langis. Hindi nila nasalubong yung ikakasal. Kaya nga sa bandang dulo, sila mismo ay hindi na nakapasok doon sa piging ng kasalan. At ano po ang pinapahiwatig nito mga kapatid sa buhay natin? Na ang kabanalan, walang pinipiling oras at pagkakataon. Ang kabanalan, hindi lang yan kung kailan natin gusto, kundi ang kabanalan sa lahat ng oras at minuto ng ating buhay, pinipili mong magpakabuti. Pinipili mong maging malinis. Pinipili mong maging kaaya-aya sa Diyos. Mga kapatid, ang kabanalan, hindi lamang kapag ikaw ay nasa loob ng simbahan. Ang kabanalan, hindi lang yan sa mga oras na pumipikit ka, lumuluhod ka, humahawak ka sa mga santo, kundi ang kabanalan, nakikita rin yan sa ating pag-uugali, sa puso natin at sa ating pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Ang kabanalan, walang pinipiling oras at pagkakataon. Dahil ang kabanalan ng isang tunay na sumusunod kay Jesus ay sa lahat ng oras at pagkakataon. Mga kapatid, sa misang ito, may mga bitbit tayong pangarap. At nawa ang mga pangarap natin, maabot nating lahat. Pero nawa ang pangarap ng Diyos, ang tunay na sana nating abutin. Ang kabanala, ang pangarap niyang ang bawat isa sa atin ay maging banal. At ang kabanalan na maging malinis, kabanalang walang pinipiling oras at pagkakataon, kundi kabanalan sa bawat minuto, yugto at pagkakataon ng ating buhay. Amen.
Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayong maging matalino at nagbabantay. Habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus, ipanalangin natin ang mundong kanyang iniligtas. Ang bawat panalangin, banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan, naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwin ang mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan, naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay, nawa ang kanilang matayog na adikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, hinuway huwag palalangin ang kanilang hinanakit at pagkos kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo nang may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumao, naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga sariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal. Ama ng panahon at ng walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya na walang hanggang karunungan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan
Maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay, sa punong kahoy na naig ang sumaway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos na kapangamot mo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, inakpala ang po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkukuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Aming kamedyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat.
Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pakinggan mo na mauwi na mga paghihirap
Nagkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor at ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna, maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Tumayo po ang lahat. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.